Magandang araw sa inyo mga katalpak. Welcome back to our channel. So our featured NFT game for today is all about Kingdom Clash. Yan. Isa na ito guys sa ano, masasabi natin na whitelisted sa Atomic Hub and natapos rin yung nakaraang kanilang ano, drop sale na tinatawag. So yun, nakapagbenta na sila ng kanilang mga packs sa para sa mga NFT sila. So pag-usapan natin for today guys, paano natin lalaruin si Kingdom Clash sa kanilang beta test. Okay? So, I'm not a financial advisor or financial analyst. Andito lamang ako upang bigyan kayo ng NFT game review, preview, overview, gameplay, insight na kung saan ay feature natin sa NFT game dito sa aking channel. Do your own research pa rin kasi hard and money pa rin naman ang pinag-usapan natin. Invest at your own risk. Okay guys? So, kung bago ka pala sa channel ko at first time mo pa lang itong napapanood, like, comment, share, and subscribe and hit the notification bell button para lagi kang updated sa NFT game na i-feature ko dito sa aking channel guys. Kung wala ka pang online wallet, register ka na sa my Binance link ko sa description box para anytime pwede kang makapag-deposit ng iyong funds and pwede mo rin siyang gawin withdrawal way na kung saan pwede mo ilabas ang iyong future earnings sa mga local banks na kung nasan ka ngayon. Basta available yung ating Binance. Okay guys, so yun. So dito ngayon tayo guys sa kanilang website. Ayan. So nakikita nyo, gaya na na-discuss ko sa last time, ito yung pinaka-updated na website nila sa ngayon. Ayan. And then kung makikita nyo, ito yung mga mining buildings natin na available. The Lumber Camp, the Gold, the Stone, the Wheat. Ayan, so siyempre, meron dyan, produces wood, lumber produces wood, gold produces gold, siyempre gold to gold, stone produces stone quarry, siyempre kung paano tayo mag, pwede tayo mag-build, and then wheat para sa food. Ayan, so, bali guys, nakapag-login na ako kanina sa ating, ano, sa ating beta test. Okay, so, andito na siya guys, ayan. So, andito na tayo yung ngayon, so, continuation to guys nung sa ano nung sa naudlot natin na video last time. So eto, bibigyan ko kayo ng mas informative na kung saan paano natin siya malalaro. Okay? So from your ano guys, so unang-una, make sure na dapat ready na yung Wax Wallet. Okay? Ang ano niyan guys, tawag dito, nakapag-purchase ka na rin ng mga NFTs nila sa marketplace. Okay? Dapat ready na yon. Okay? So ngayon, pag ready na yung ating mga NFTs mga katalpak, dito natin siya makikita sa bag. Okay? Sa inventory. So ngayon, para magamit natin yung mga NFT natin, kailangan natin sila i-stake. Okay? Kunwari, for example, ito, na-click natin. Yan. Ito guys, naka-stake na to. Okay? Naka-stake na yan. Meaning, nasa game na siya. Nasa game na siya. Pag in-unstake ko to guys, pupunta to sa inventory. Okay? Sa inventory natin sa Atomic Hub. Ngayon, pag ready na siya na naka-stake na, okay? Saka mo i-click guys yung etong land na to. Etong example na to. By the way guys, ang available pa lang ng mga plot natin, etong mga nandito sa paligid. Okay? Ito. Kung saan dito tayo naglagay ng ating mga ano, ng ating mga gold mines, ng lumber, ng stone quarry. And then ito yung ano lumber ay yung food sa food ito sa food ayan. So ito pa lang yung mga available natin guys. Ito mga to, ito kung nakita nyo ayan. Puro mga naka-hexagon na hexagon box tayo. Ayan. So yon. So pag na-stake nyo na guys yung inyong NFT, ito naman yung time na i-click nyo tong hexagon, okay? Pag click nyo yung hexagon, then doon nyo pala makiklik yung build. Okay? So, doon pa lang mag-create ng build sa ano, sa land plot. Okay? Pag-click niyo 'yan, matik 'yan. I-confirm niyo lang siya. 'Yan. Unable to reach the device. So, ayun. So, 'yan. So, sign in manually. So, ulitin natin. So, ayun. For example, ito. Ayan. Unable to reach. Ayun. So, nag-build siya, guys. Bakit? Ayan. And try natin to. Ayun. Nag-success siya. Ito na guys.
meron tayong additional na lumber camp. Ayan. So ganun lang guys, pag nag-error siya, kasi ganun pa rin kasi tulad yan, nasa beta test tayo. So for sure naman na-report na 'yon. And then yan, for example, ito construction natin, itong stone quarry, try natin uli. So approve lang natin. Building slot occupied. Ah, okay, occupied na pala siya, meron na pala. So i-refresh lang natin 'to. Ayan. So, 'yun guys. So para kung nakikita niyo guys, okay, meron tayong cooldown. Kung meron tayong cooldown guys, ibig sabihin, antayin nyo lang siya para makapag-build kayo ng another building. Okay? So, yun. Ito pa lang yung previous na na-collect natin sa food at saka sa gold. So, naka-maximum siya ng 800. Yan. So, ngayon, wala pa tayong update kung madadagdagan pa tong inventory natin na 800, kung pwede pa tong mataasan. So ang tendency niyan guys, pag nakaipon tayo ng marami sa real in-game na, diretso na natin siya ibebenta sa sa Alcor. Or kung available na mag-create ng ng mga buildings dito sa gitna. Ayan, tulad dito guys. Kung may kita niyo sa construction na to, ito guys yung nasa gitna. So may available siya na cost kung ilan yung kailangan. And then, ilan yung cooldown. And dito naman yung available na buildings kung saan pwede nating i-build yung isang building. Okay? So, ayan. Wala pa tayong update so far. So, ang mangyayari ngayon, guys, staking pa lamang tayo sa game. Pero, hindi naman siya bad kasi hindi nasisiro yung ating mga NFT. Yun yung maganda rito, guys, sa WAX. So, kung meron ka ng, kung meron ka ng mga NFT, yan, pwede mo na siyang i-stake dito sa iyong in-game pag once mag-start na yung ating play to earn. Yan. So ngayon, nasa pa lang tayo, nasa stage pa lang tayo ng beta. Okay? So, antayin lang natin to matapos and then pwede na tayo makapag-build ng isa pa. So yan. Try natin. Kung kayang mag-build. O, nag-error. So, ayaw niya pa. So, naka-cooldown pa kasi guys. Yan. So, yun. So, ano nga ba yung... So, far guys, medyo tumaas na yung kasi yung mga NFTs nila, naging in-demand din tong naging in-demand din yung ating Kingdom Clash kasi nga, potential rin to guys, potential game din to pagdating sa staking sa WAX blockchain. Ayan. So, yun yung nakikita ko rito guys kasi noon pa man, sinuportahan ko na to na, nag-content na tayo previously and then nakakuha tayo ng mga privileges sa kanila. Kumbaga, ayun, nakakuha tayo ng mga free NFTs. Ngayon, sasabi ko sa inyo, pag may mga new project, supportahan nyo lang kasi anytime pwede kayo makakuha ng mga free NFTs na pwede nyong gamitin sa future event nila. So, tulad nun guys, meron tayong mga nakuha tayong VIP pass dati, yung tipong ganun, or whitelist pass, ayan. So nasa inyo kung gusto niyo i-sell or gamitin niyo sa public sale or sa sale nila tipong ganun. Yun yung mga suggestion ko guys. Gamitin niyo sila sa sale kasi advantage 'yon, mas mura. Mas mura yung mga packs pag meron kang ticket or pass para sa mga future sale nila. Ako guys kasi meron na akong commander role. So may chance pa rin naman tayo na makakuha ng mas mababa na price ng packs pagdating sa mga future sales nila. Yan, yun yung privilege ko guys sa Discord nila. Okay? So, yun, ito pa lang so far yung available natin sa ating in-game sa beta test, etong inventory. Ito hindi ko pa siya ma-click, ayan. And then ito yung mga resources natin na available and then ito yung ilan yung pwede natin ma-claim per hour. So, meron tayong claim to all para isang claim lang. Ayan. And then, ayun, kung may makita kayo guys sa mga ng mga tingin nyo yung mga errors sa in-game, yung tipong nagkakaroon ng glitch or bug, direct nyo i-report guys sa kanilang support channel sa Discord para at least ma-aware sila na merong mga glitch tayong na-experience. Ayan.
Ito naman guys, yung setting natin, kung gusto nyong i-mute yung new music, pwede naman. Pwede, gusto nyong may sa background sound, pwede rin. And then, ito naman yung log out button. Ayan, nakikita nyo. Ito guys, ano pala, sa buildings. Okay? Kung nakikita nyo, may nakita kayong destroy dito. Di siya guys, necessarily na destroy. Pero, aalisin mo lang siya sa plot. Okay? Aalisin mo lang siya dito sa hexagon. Pero hindi siya totally destroy. Okay? Babalik siya sa inventory mo. Okay? Babalik siya sa inventory mo. Tapos, i-click mo ng ganyan. Tapos, i-unstake mo. Babalik siya doon sa inventory ng marketplace mo. Ganun yung mangyayari, guys. Okay? Yun yung, ano, bali, dalawang process siya bago mo siya ma-unuse. Okay? Baga, gusto mong i-sell out or i-trade or i-gift sa kakilala mo. Yun. Ganun yung ano guys, ganun yung pag process natin sa ano sa ating mga NFTs. Ayan. So ayun guys, I hope na nagustuhan niyo yung ating how to play sa ating ano sa ating Kingdom Clash NFT game na na-feature natin for today. Ayan. So like, comment, share, and subscribe and hit the notification bell button para like yung updated sa NFT game na i-feature ko din sa aking channel guys. Stay tuned always. God bless and peace out.